Good morning! Heto na yung part 2 ng pagpunta namin sa Fuji Q. At ngayon, dadalhin ko kayo dito sa Konoha Village. Alam na alam to ng mga fans ng Naruto. Halos lahat yata tayo nakapanood nito nung bata. Isa-isahin na nating tingnan kung ano yung mga nasa loob. Pagpasok mo, nandito si Tsunade. Naghahamon makipagsanggol. Kahit yata maghapon ka pa dyan, hindi ka mananalo. Banda naman dito, si Kakashi. May hawak siya ditong libro. Alam niyo ba kung ano nakasulat sa libro niya? Try niyo nga hulaan. Hindi ganun kaluwang dito sa may village. At karamihan dito ay pang entertainment. Kilala nyo na siguro kung sino yung Lasengo sa Naruto. Eto naman si Jiraiya. May sign palang bawal siyang upuan. Late ko na nakita. Kaya lumipat ako dito sa tabi niya. Nandito nga lang si Jiraiya sa tapat ng ramen shop na kinakainan parati ni Naruto. Familiar ba kayo doon? Ito yung Ichiraku. Eto yung paborito ni Naruto at lagi niyang kinakainan. Tingnan natin kung ano yung nasa loob. Nandito pala si Inuka at si Hinata. Pwede nyo silang makatabi kapag kakain kayo rito. Pasensya na hindi ko na napakita sa inyo yung mga ramen. Busog pa kasi kami niyan kaya hindi na kami umorder. Sadyang sinilip lang namin yung nasa loob. Nasa labas naman si Naruto at saka yung Gamakichi niya. Siyempre, nagpunta kami doon para magpa-picture. Ayos dito sa Konoha Village. May pa-free silang facial mist. De, joke lang. Dahil nga summer na, naglagay sila ng mga mist. Pampalamig ng hangin. Sobra kasi talaga yung init dito sa Japan kapag summer. O eto, kilala nyo ba tong character na to? This is Shikamaru. Pwede mo siyang kalaruin ng board game. Abay, ayaw namang maglaro. Nakatitig lang. Char. At sino ba ding hindi makakakilala sa kanya? Yup, that's Sakura. Feeling ko accurate yata yung mga size at height nila. Naku, paniguradong kilala nyo rin siya. Siya si Gaara. Hindi na rin namin halos napasok lahat ng mga nasa Konoha Village. Nagmamadali din kasi kami. Ngayon naman ay papunta na kami sa horror house. Sabi nga ng tour guide sa amin, sobrang nakakatakot nga daw yung nandito. Kasi madalas daw pala nilang palitan yung mga setup at saka yung mga multo. Kaya kahit siya na ilang beses nang pumasok dito, hindi daw talaga niya inaasahan yung mga nagsusulputan. Grabe, sa labas pa lang nito nakakakilabot na. Ang galingan ng pagkakagawa oh, parang lumang asylum. At ang nakasulat nga dito sa lugar, GQ General Hospital. By time slot pa lang pagpasok dito. At isang oras daw ang gugugulin mo sa loob. Feeling ko parang torture naman yun. Kaya pala designated time lang yung pagpasok. Hindi nga namin may experience buong ito. Kasi talagang kulang na yung oras. Kaya pinapasok lang kami hanggang dun sa ma-introduction. Kumbaga pinasilip lang. Kailangan muna kasi ng konting orientation daw bago magsimula. Naku, dito pa lang ganito na yung mga nakikita. Paano pa kaya sa mismong loob at kapag nagsimula na? Sayang, gusto kong ma-experience. Babalik na lang ako sa susunod. Heto na nga yung mga taong susubok. Dito pa nga lang nagtatakotan na sila. Sabi sa amin, marami nga daw hindi kayang tapusin to. May mga exit naman daw kung gusto mo nang lumabas. So, ayun na, since kailangan na namin bumalik sa bus, lumabas na kami rito. Ang galing nilang mag-set ng ambience. Buong paligid talaga nitong hospital. Ginawa nilang nakakatakot. Pagkatapos naman doon, napunta kami rito sa Thomas Land. Eto naman yung mga pambata. So, hindi lahat ng mga nandito puro extreme rides. Pwede pa rin makapag-enjoy mga bata. Yung iba nga naming mga kasama, habang nandun nga kaming lima sa Eja Naika, sila naman dito raw nagpunta, sumakay sila ng pambata. Ang dami naming rides na hindi nasakyan. Ang dami ko pa namang gustong subukan. Katulad na lang tong mga to. Itong akala namin na simpleng ride lang. Aba, ginawang thrilling ng dalawang nandun. Nakakahilo yan ha. At ayun na nga, pabalik na kami sa bus. Dito na nagtatapos yung trip namin sa Fuji Q. Kahit bitin sa oras, sobrang nag-enjoy naman kami. I mean, ako lang yata. Bye!